It's ngernTV. There's a little drizzle. Oh yeah. Yep. Well, I think I left my phone there, so I'm just gonna grab it real quick. Which one are we taking? Okay. And there's an iPhone with anak sa ano marami sa... Okay, so we're going out for dinner. Lamig? Let's go! Oh my god, supposed to make it the other one with the food. Ah, don't forget it. Tara! Let's go, man, bilis! Nandito ta. Nasaan tayo ngayon? Mira Mesa. And we're going to a place called... Ha? Who? Naku, it's a long line! Oh no! Korean barbecue house. Jen. Oh no. Daming pila. Daming tao. Mukhang maghihintay kami ngayon. Ano ulit itong lugar na to? Jen. Okay, so naglalakad-lakad muna kami kasi ano? Mahaba pa yung tila. Dito muna kami sa Barnes & Noble ba to? Ooh, Barnes & Noble. Okay. Man, that is some wild Korean food. Sarap. Are you done, Parrot? How about you, man? Not done? Labas na kami. Ayos, sarap din dito. Korean barbecue house. Let's go na. Oh, may barbecue tuloy tayo. Hello mga katropa. Ayos ba tayo dyan? Nandito tayo ngayon sa harapan ng Jersey Mike's kung saan nagtatrabaho si Derek. At special occasion ngayon, kakain kami sa labas. Buong family. Sa-celebrate namin ang Pentecost according to the Enoch calendar. Tara, samahan nyo kami. Maglakad-lakad muna tayo. Cold cuts also, too. I think I got the same with the roast beef. And this one is also cold cuts. All right. Ang Pentecost o Shavuot. Sa kaalaman ng nakararami, ang Pentecost o Shavuot ay isang Jewish tradition. Ngunit dahil sa aking malalim na pananaliksik, gamit ang Book of Jubilees, ay napag-alaman ko na mas malalim pa pala talaga ang ibig sabihin nitong kapistahan na ito.
bago po ang lahat, alamin po please muna like natin and subscribe kung saan ba nang galing itong mga salitang ito, ang Shavuot o Pentecost. Ang Shavuot in Hebrew or Sabuot sa tamang pananalita ay ang tinatawag na Feast of Weeks. Ang Pentecost naman ay isang Greek word na ang ibig sabihin ay 50. Para sa mga Hebrew, ang Feast of Weeks ay very important kasi ito po ang Day of Covenant Renewal. Ano ba itong Covenant Renewal? Ang covenant po ay ang agreement between God and mankind. Sa covenant o kasunduang ito, tinatanggap ng sangkatauhan si Yahuwah ang tunay na Panginoon bilang ating Panginoon. At in return, si Yahuwah ang tunay na Panginoon ay tinatanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. At bilang pagtanggap natin sa kanya bilang Panginoon, ang pangako niya ay bibigyan niya tayo ng eternal life. Yun po ang reward natin bilang true believers ni Yahuwah. Ito pong Shavuot o Pentecost ay nakatakda sa Book of Jubilees sa 15 araw ng 3 buwan sa kalendaryo ni Enoch. Itinakda po sa libro na ang Shavuot ay idadaos taon-taon for covenant renewal. Every year po, dapat tayo ay may covenant renewal para kay Yahuwah. At ito po ay hindi magbabago magpakailanman ayon sa libro. Ayon sa mga Jews, ito ang araw na ibinigay ng Panginoon ang Torah kay Moses sa Mount Sinai. Ngunit ito po ay hindi accurate. Kung babasahin po ninyo ang aklat ng mga kapanahunan kung saan ang mga Hebrews ay nagbulag-bulagan sa mga katotohanan, ang Book of Jubilees, napag-alaman po natin na ang Torah ay ibinigay kay Moses ng 16th day of the 3rd month. Ibig pong sabihin yung sumunod na araw. Please, ayon po sa Book of Jubilees, noong 15th of the 3rd month, si Moses at ang mga Hebrews ay nag-celebrate ng Shavuot for the first time sa paanan ng Mount Sinai. At ng sumunod na araw, 16th day of the 3rd month, ay doon po naman umakyat si Moises at ibinigay sa kanya ang Torah. Ang 15 araw ng 3rd buwan sa kalendaryo ni Enoch ay very significant dahil sa mga biblical events na nangyari sa date na ito. Ito po ang mga napag-alaman ko sa pagbabasa ng Book of Jubilees patungkol sa Shavuot. Ang unang Shavuot po ay idinaos nung kapanahunan ni Adan. At simula kay Adan hanggang sa panahon ni Noah
ay ito ay idinadaos. Ngunit nung pagkamatay ni Noah, ang mga anak ni Noah, sina Japheth, si Ham at si Shem, ay nakalimutan na po nilang idaos itong Shabuot. Ayon sa Book of Jubilees, noong panahon ng dilubyo, nang ang tubig ay unti-unti nang bumababa at ang ark ni Noah, ang Noah's ark, ay naglanding na sa tuktok ng isang bundok sa Himalayas, ay naghintay po si Noah nitong takdang araw na to, 15 araw ng pangatlong buwan para sa covenant renewal. Hinintay po niya ito, gumawa siya ng altar, at nung panahon na dumating itong takdang araw na ito, ay nag-offering po siya for the first time after the deluge. At dahil po rito, ay nangako ang Panginoon na hindi na uli mangyayari ang dilubyo sa mundo. Bagaman nakalimutan ng mga anak ni Noah, si Shem, Ham at Japheth ang tungkol sa Shabuot, ito naman po ay muling nabuhay ng mapag-alaman ni Abraham ang tungkol sa feast na ito. Kaya naman nung kapanahunan ni Abraham ay muling idinaos ang kapistahan na ito. Galing pa rin po sa Book of Jubilees, nakasulat doon na ayon kay Moises mismo, nakipagkita sa kanya si Noah sa paanan ng Mount Sinai at sinabihan siya na ipagdaos ang Shabuot para sa covenant renewal, at ginawa naman niya ito. Nung sumunod na araw, ay umakyat na po si Noah sa Mount Sinai at ibinigay sa kanya ang Torah. Probably, ang pinaka-importanting event na nangyari sa Shavuot ay ang kapanganakan ng Messiah. Kung re-reviewin po natin sandali ang Biblia at babasahin natin ang tungkol sa kapanganakan ng Messiah, mababasa ninyo po doon na sa 6 na buwan ay nagpakita ang anghel kay Maria at sinabi sa kanya na siya ay nagbubuntis kay Messiah. Kung iisipin niyo po 'yon, no, ang babae ay nagbubuntis ng 9 na buwan. So kung siya po ay buntis mula ng 6 na buwan, bumilang po tayo ng 9 na buwan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. On the 3rd month po siya manganganak. Ang birthday ni Yahusha, ang tagapagligtas, ang Messiah, ay kapareho ng birthday ni Isaac, anak ni Abraham. Kung natatandaan po ninyo ang istorya noon, si Isaac po ay isasacrifice sana ni Abraham kay Yahuwah. Pero nung malapit na siyang isacrifice, ay pinigilan siya ng isang anghel. Kung natatandaan nyo yung istoryang yun. Bagaman si Isaac ay hindi tunay na sinakripisyo, si Yahusha ay sinakripisyo ng ating Panginoon si Yahuwah.
para sa ating kaligtasan, salvation. Yan po ay para matupad ang kanyang pangako sa atin na eternal life. Yun po ang dahilan kung bakit. And so, to wrap up this video, kung nais ninyo ng pagbabalik loob sa tunay na Panginoon, kailangan ninyong i-celebrate itong Shavuot. Dahil po, ito po ay covenant renewal. Day of covenant renewal. Kaya dapat nating i-celebrate to every year para ma-take advantage natin yung opportunity na magkaroon ng eternal life pagdating ng final judgment. See? So, dyan lang po mga katropa. Hope you like my video. Please like and subscribe. And sana po ay lahat tayo ay magkaroon ng puwang sa ating buhay para maisakatuparan ang mga kapistahan para sa ating pagbabalik loob. See ya later! Ooh, and this is what I'm getting. Mike's famous Philly and Berenice joining us. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Oh, now you take a video. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!